Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang malamig na umaga mula po rito sa Taiwan. Hindi na po kagaya sa Middle East ang temperature. Explain ko lang po yung nangyari nung last time, nung sa dulo po nung devotion natin. Pinuntahan po ako nung mga guard. Bali, lima po silang mga guard na mga doon sa lugar na yon, at tinatanong bakit ako nando doon sa harapan ng pintuan na pahinga akong tubig na mainit, Louie. Sa harapan ng pintuan at nagsasalita roon, tapos nakita nila yung Bible. Tinatanong kung nakatira ba ako roon. Sabi ko, doon po ako nakatira at yung kaibigan ko ang umuupa doon. Kaya lang, wala yung mga kaibigan ko. Nauna lang akong dumating. Tinatawagan naman namin sila nung pinatay ko na po yung devotion. Tinatawagan namin sila, hindi makontak dahil mga lobat lahat. Nangyari, tinignan yung mga documents ko at hindi nila alam kung ano gagawin sa akin. Buti na lang may dumating na isang Pilipino na guard rin. At tinanong ako, pakita nga sa akin, pakita ko raw sa kanila kung sino yung mga nakatira doon. Kaya binuksan ko yung Facebook, pinakita ko yung picture ng mga nakatira doon, yung kaibigan ko. At nakilala naman yung lalaki, yung anak. Ah, ito, dyan nga ito nakatira. Ang ginawa, dinala na lang ako doon sa baba, sa yung pinaka-guard station nila roon. At doon ako pinag-iintay. Kaya lang, sobrang init. Sabi ko, lalabas muna po ako. Binabantayan na lang ako doon sa labas ng building hanggang sa dumating yung mga yung kaibigan ko, si Ate Jeline, at yung mga anak niya. At yun, naka-release na ako doon. Pero salamat sa Panginoon, isang maliit na insidente. Now, nandoon po ako sa pintuan nila kasi nakikisagap lang po ako ng wifi para makapag-devotion dahil hindi sapat yung ano ko, yung data ko nung ako ay nando doon. Kaya naman ako nakaupo doon. Kaya sinisikap ko nga maging mahina. Meron lang raw nagreklamo na kalapit na kwarto. Kaya salamat sa Panginoon. Naririto na po uli ako sa Taiwan. At ituloy po natin yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, sa inyong kabutihan. Dalangin po namin na patuloy niyo kaming samahan sa pag-aaral ng inyong mga salita. At lalong maidiin sa amin yung nais niyong ituro. Salamat po sa inyo, O Diyos, sa inyo po ang lahat ng papuri at pagdakila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Naririto po tayo, ang pinag-aaralan natin, nandun pa rin tayo sa Colossians chapter 1. Sa Colossians chapter 1 verse 22 to 24 yata ito. To 23. Babasahin ko uli. Colossians chapter 1 verse 22 to 23. Good morning po sa inyong lahat diyan. Yan si Pastor Raymond, yung bagong manggagawa natin sa Dubai. Sabi po rito, pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo, kaya maihaharap na kayo sa kanya na banal, malinis, at walang kapintasan. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay ipinahayag na sa buong mundo at akong si Pablo ay naging lingkod nito. So, pinag-aaralan natin na ilang araw na sa buhay Kristiyano ay kinakailangan ipaglaban natin yung pag-asa natin na matatanggap sa Panginoon. At sinabi ko sa inyo, may mga ilang kataga ako nabanggit, ang mga totoong anak ng Diyos ay ipinaglalaban ng pananampalataya. Mga anak ng Diyos ay maingat.
Pinanghahawakan nila yung pag-asa at lumalayo sila sa kasalanan para wag silang manghina sa kanilang pananampalataya. At nabanggit na natin yung Hebreo chapter 3, Hebreo chapter 10, yung Revelation chapter 2 at chapter 3. Ngayon naman, pumunta tayo sa unang Timoteo chapter 6, verse 11 to 13. Unang Timoteo chapter 6, verse 11 to 13. First Timothy chapter 6, verse 11 to 13. Manood si Sister Pat. Pero babasahin ko, umpisahan ko po sa verse 10. Ano? Actually, pwede niyong basahin umpisa sa verse 1 eh. Ano po? Para yung buong context ang maano ninyo. Pero babasahin ko lang sa verse 10. Sabi po rito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan, ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Now, this is specific instance ito na nung kapanahunan nila Timoteo, nila Pablo, merong mga tao na lumayo sa pananampalataya dahil sa pagnanasa ng kayamanan. Now, tutuloy ko po, no? Actually, hanggang ngayon, palaging ano yan? Minsan ay tukso sa mga kapatid yan. Magsisimba ba ako o magpa-part-time? Sayang ang pera. Magsisimba ba ako o mag-overtime ba ako? Sayang. No? Noon palang panahon nila, meron na ring tumalikod sa pananampalataya dahil sa paghahangad ng kayamanan at nagkaroon ng hinagpis sa iba. Tuloy po natin, verse 11. Ngunit ikaw, bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan, sikapin mong mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis at mabait sa kapwa. Ngunit ikaw, sabi ni Apostol Pablo, ikaw na lingkod ng Diyos. Kailangan, gawin mo ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, banal. Ang focus mo ay hindi yung yumamang ka, ang focus mo ay yung pamumuhay sa Panginoon. Ine-echo nito, tandaan ninyo yung ine-echo nito, yung Mateo chapter 6. This is consistent doon sa itinuturo ng Panginoong Jesus sa Mateo chapter 6. Marahil iisipin naman na iba, hindi ko naman gustong humangad na napakayaman. Gusto ko lang maging sapat lang para sa aking pamilya. O kaya minsan nawawalan ako ng panahon, kaya yung palaging sagot ng mga tao na ayaw sa Panginoon. Sige, pagka hindi ako busy, dadalo ako. Sige, pagka may panahon ako, mag-focus ako sa Panginoon. Sa ngayon lang, nakafocus ako rito. Ano yung sabi sa Mateo chapter 6? Sa verse, umpisa ako sa 31 hanggang 33. Verse 31 to 33. Sabi rito, kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin, ang mga bagay na ito ang pinahahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kilala ko naman ang Panginoon, pero marami lang akong pangangailangan ngayon, kaya wag muna. Hindi. Ang pinagkakaabalahan ng kaisipan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, yung mga bagay na kailangan nila sa lupang ito. Verse 32, ang mga bagay na ito ang pinahahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. 33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan niyo. Unahin mo ang maging kabilang sa kaharian ng Diyos. O sige, kabilang ka na, anak na ng Diyos. Ano kasunod? Pagkakabilang ka na sa kaharian ng Diyos, anong kasunod na
nakalagay dyan? Ha? Kabilang ka na sa kaharian, ano? Pagsunod sa kanyang kalooban. Alam nyo, nung isang araw, anong sabi ko sa inyo? You cannot claim to be saved and not be obedient to God's will. Hindi po pwede na ipinaglalaban mo na ligtas ka, tapos nangangatwirang ka na hindi ka makasunod. Ulitin ko yan, kasi maraming mga tao na dadaya sa ganyan eh. Ipinaglalaban nila na ligtas sila, pero nangangatwira na hindi makasunod sa kalooban ng Diyos. It cannot be. Kung ipinaglalaban mo na ligtas ka, ipaglaban mo rin yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang mga ligtas na tao ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Now, don't misunderstand me. Hindi ko inilalagay sa sa paggawa natin yung kaligtasan natin. Ang sinasabi ko sa inyo, yung pagsunod ay bunga ng kaligtasan natin. Yun lahat ng mga anak ng Diyos ay nakikinig sa kanilang Ama. Amen? Sabi ng Panginoon sa dyan, my sheep know my voice and they listen to me. Nakikinig sa Panginoon. Sumusunod sa kalooban ng Diyos yung mga anak niya. Tuloy po natin doon. Timoteo. Verse 12. Chapter 6 tayo, ano po? Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Fight the good fight of faith. Huwag kang papayag na mawawala yung pananampalataya mo. Huwag kang papayag na manghihina. So, resist any activity that drowns out your faith. Huwag kang pupunta sa anumang bagay na makapagpapahina sa pananampalataya mo. Yun ang magiging panuntunan mo. Ano yung mga bagay na gagawin mo at hindi mo gagawin? Anumang bagay na makapagpapahina sa pananampalataya, huwag mong gawin. At anumang bagay na makapagpapalakas sa pananampalataya, yun ang gagawin mo. Yun ang kikilusan mo. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Lay hold of salvation. Sabihin, ipaglaban mo yan, ligtas ka sa Panginoon. May bagong buhay ka na, anak ka ng Diyos. Huwag mong papayagan na mawala sa iyo yung kagalakan na nagmumula sa kaligtasan. Huwag mong papayagan na manghina ka at mawala na sa iyo yung pag-asa na nanggagaling sa Panginoon. Magkakaugnay po yan eh. Yung pananampalataya sa Panginoon, yung paglalaban para sa pananampalataya, yung sa pag-asa ng kaligaya, ng kaligtasan at yung kagalakan. Pumunta tayo sa unang Pedro, chapter 1. Babalikan po natin yung 1 Timothy chapter 6. Ha? Unang Pedro, chapter 1. Tignan ninyo. Parang naninibago po ako dito. Salamat. Makapal na tong ano na to. Unang Pedro chapter 1. Tingnan ninyo ha. Babasahin ko sa verse 8. Unang Pedro chapter 1 mula verse 8. Hanggang 9. Unang Pedro chapter 1 verse 8 to 9. Ito sinasabi. Kahit hindi niyo siya nakita, ay mahal niyo siya. At kahit hindi nyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa kanya. At nag-uumapaw ang kagalak, ang inyong kagalakan na hindi kayang ipaliwanag, ipahayag ng bibig, dahil tinatanggap nyo ang bunga ng pananampalataya nyo na walang iba kundi ang kaligtasan. Yung pananampalataya mo, ang bunga nun ay kaligtasan. Ngayon, dahil doon, anong nangyayari sa'yo? Nag-uumapaw ang iyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Kaya pagka pinanghahawakan mo yung pananampalataya sa Panginoon, kung sino ka sa Panginoon at kung sino ang Panginoon sa iyo, hindi mawawala yung kagalakan. Kailan tayo nawawala ng kagalakan? Pagka may nagawa ka hindi maganda. Pagka struggle ka na sumunod sa kalooban ng Panginoon. No? Pagka merong kang pangihina, ayan, nawawala yung kagalakan. Hindi mo maramdaman na ligtas ka. Hindi mo maramdaman na anak ka ng Diyos. Unti-unting nawawala.
Kaya ano yung sabi sa pag-aaral natin sa Hebreo? Layuan nyo ang kasalanan. Dahil baka magpatigas yan sa puso ninyo at lumayo kayo sa Panginoon. Panatiliin natin yung kagalakan ng Panginoon na nasa sa atin. Tuloy po natin. Balik tayo sa 1 Timoteo chapter 6. Verse 12, ipaglaban mo mabuti ang pananampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Nagkaroon ng open ng pagpapahayag si Timoteo nung pananampalataya niya sa harapan ng maraming saksi. Ito nangyayari sa baptism eh. Pagka babautismuhan ka, ipapahayag mo na nananampalataya ka sa Panginoon. Ang daming mga formula na binabanggit ng mga tao, pero ang totoo sa Biblia, simple lang naman. Magsisi ka sa mga kasalanan at ipahayag mo yung buong pusong pananampalataya sa Panginoon. Si Timoteo raw, ipinahayag niya yan sa harap ng mga tao. Yung kanyang pananampalataya. At dahil ipinahayag niya yung kanyang pananampalataya, ipaglabang mabuti ang pananampalataya. Pagka alam ng mga kaibigan mo na Christian ka na, ipaglaban mo yung pagiging Christian mo. Amen po ba? No? Pagka alam na sa pamilya mo na ikaw ay Christian, ipaglaban mo na yon. Hindi sila makakakilala sa Panginoon kung ikaw mismo, eh paganong-ganong ka. Sino mag-aakay sa kanila? Ikaw na nga ang itinatakda ng Panginoon na maging liwanag sa inyong tahanan. Sa presensya ng Diyos, verse 13, na nagbibigay buhay sa lahat at sa presensya ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harap ni Poncio Pilato, inuutusan kitang sundin mong mabuti ang mga iniuutos sa iyo para walang masabing laban sa iyo. Gawin mo ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Grabe naman si Apostol Pablo, no? Isipin mo, sobrang naman Pablo, dinamay mo na pati Diyos Ama at ang Panginoong Hesus. Alam niyo kung bakit? Kasi kita tayo ng Panginoon eh, ang buhay natin ay hayag sa Panginoon. Sinasaksihan ng Panginoon lahat ng ginagawa natin. Baka akala natin, minsan no, nadadaya tayo ng kaaway, na pagka wala tayo sa church, wala tayong consciousness na nakikita tayo ng Panginoon. Mali po iyon. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng pagkakataon, nakikita tayo ng Panginoon. He is a witness to our life. No, sa pamumuhay natin, saksi ang Panginoon, saksi ang Ama. Kaya wag mawawala sa iyong kaisipan yan. Whenever you need to make a decision, tandaan mo, sinasaksihan ka ng Panginoon, tinitingnan niya yung ginagawa mo. Pagka natutukso ka na magsalita ka, no, na magdesisyon ng hindi tama, tandaan mo, pinapanood ka ng Panginoon, pinapanood ka ng Diyos Ama, pinapanood ka ng Panginoong Jesus. Ang Holy Spirit ay naririyan sa iyo. Kaya panghawakan mo ang kaligtasan mo sa Panginoon. Ipaglaban mo ang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Ngayon, kung yan ang meditation mo, kung yan ang palagi mong binubulay-bulay, lalakas ang pananampalataya mo at mas lalo kang makakaiwas sa kasalanan. Pero kung ang palagi mong imemeditate ay yung problema, yung kabigatan at yung kahinaan, mahina lang ako, eh ganito kasi. Eh ganito kasi yung ginawa nila. Eh ganito kasi yung sitwasyon. No, you look unto Jesus. Panghawakan mo ang Panginoong Jesus. Minsan nga, meron pa akong naririnig na ano eh, hindi tayo humahawak sa Panginoon, siya ang humahawak sa atin. Kaya kahit bumitaw na tayo, wala sa Bible yon, nakalagay sa Biblia, panghawakan mo. Lay hold of your salvation. You fight the good fight of faith. Ginagawa pa ng iba na ang mga Kristiyano eh, pabaya eh. At yung parang wala ka na lang ano, sa biyaya na lang ng Diyos, talbuti na lang, hawak-hawak ako ng Diyos. Kung hindi, talaga sa impyerno laglag ko eh. Hindi, ang mga totoong anak ng Diyos, pinanghahawakan nila yung ibinigay sa kanila ng Panginoon. Lumalaban sila, amen? At nagtatagumpay sila dahil lumalaban sila sa pananampalataya. Huwag nating gawing tamad ang mga Kristiyano. Huwag niyong gawing
mga mahihina ang mga anak ng Diyos. Dahil habang dumarating ang Panginoon, lalong lalakas ang buhay ng mga anak ng Diyos. Bakit? Ang banal na Espiritu ay kumikilos sa kanila. Yun ang isipin ninyo. Banal na Espiritu ay nasa akin, kikilos sa akin ng Panginoon. Itong year 2018, gawin yung taon ito na nakita nyo talaga yung lubos na tagumpay mula sa Panginoon. Panghawakan nyo yan. Kaya pagka nando doon ka, eh yung pagkatalo, nag-uumpisa yan sa desisyon eh. Yung didesisyonan mo, yung mga bagay, parang hindi ko masusunod. Pagka hindi mo nasunod ang kalooban ng Panginoon, sa 2008, makikita mo, hindi ka magtatagumpay. It starts with decisions. Pero yung lahat na nagdidesisyon papunta sa Panginoon, na masunod yung kalooban niya, nagtatagumpay po sila. Kaya alam mo kung ano mangyayari sa iyo ngayong taon na ito. Ano yon? Kung tagumpay ka ba o hindi. Pagka ang desisyon mo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon, magtatagumpay ka ngayong taon na ito. So, January 3 pa lang ngayon. Iset mo na what will be the course of your year. Eh masakit kasi pagka sumunod ako sa kalooban ng Panginoon eh. Ngayon ka na masaktan. Pain now. Victory later. Amen? Pain now. Masaktan ka na ngayon. Tapos, tumatawa ka pagdating ng December. Nagagalak ka sa Panginoon. Mababalikan mo yung 2018, makikita mo, hindi ako nagkamali na nagtiwala sa Panginoon. Hindi ako nagkamali na magtiis at maghintay. Hindi ako nagkamali sundin ang kanyang kalooban. Hindi ako nagkamali na unang minahal ko ang Panginoon. Hallelujah. Punta tayo sa Unang Pedro chapter 1 verse 13 to 17. Unang Pedro chapter 1 verse 13 to 17. Tignan ninyo kung anong sinasabi sa atin. Hindi sinasabi rito, kahit wala ka ng lakas para humawak sa Panginoon, ang Panginoon ang hawak sa iyo. Mga kapatid, ang Panginoon tapat. Ang gusto niya, maging kagaya niya tayo. Hindi yung manatili kang mahina o pagewang-gewang. Tignan ninyo, verse 13, sabi rito, kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Diyan lang, pwede na ako magbaw eh. Lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Hesukristo. Panghawakan nyo yung, mga kapatid, yung maligtas ka, totoong bagay yon. Yung gantimpala ng kaligtasan natin, wala nang mas, walang blessing rito sa lupa ang tutumbas sa gantimpala na naghihintay sa atin sa Panginoon. Kaya nga sinasabi sa atin, dahil totoo yan, sure na yan, lagi ka ngayong maging handa na sumunod sa kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Hesukristo. Di bale, kahit ganito ngayon, alam ko pagdating ng Panginoon. Ang masaya niyan, mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon, hindi lang sa langit. Ang pagpapala niya, naririto pa lang, kasi dito ka ginagawang anak ng Diyos eh, sa lupa eh. Amen? Hindi ka naman ngayon, probation ka pa ha, nasa lupa ka pa. Pagdating sa langit, anak ka na ng Diyos. Hindi, dito ka gagawing anak ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan, dito mo matatanggap sa lupa at magpapatuloy sa tahanan ng Panginoon. Hindi tayo namumuhay rito na under probation. Dito pa lang, matitiyak mo na. Kaya kung natanggap mo na ang Panginoong Jesus, paniwalaan mo na na nasa sa iyo ang lahat ng bagay. The blessing is not, the blessing starts here. Yung maintindihan mo na anak ka ng Diyos, na masumpungan mo ang Panginoong Jesus. No, yung sabi rito,
lubos na umasa na matatanggap niyo mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Jesucristo, yung pangalawang pagbabalik ng Panginoon yon. Pero nung nakuha mo na ang Panginoon, nasa puso mo na siya, that's the greatest blessing, mga kapatid. Babalikan natin yan. May naalala ako sa Mateo, sa John chapter 4. May isang babae doon na pwede na nating sabihin na dapat wala ng pag-asa sa buhay. Bakit? Yung babaeng Samaritana. Lima na yung naging asawa niya. Lahat nakipaghiwalay. At yung kinakasama niya ngayon, hindi niya na asawa. Bay, siguro ko, kung kahit sino naman, kung ikaw yung pang-anim na. No? Yung babaeng ito, pwede mo nang sabihin na siya yung pinakawalang dangal. Walang karangalan. Kasi, no, maglalakad siya sa lansangan, makikita siya noong number 2. Ah, yan yung dati ko asawa, kaya hiniwalayan ko yan. Eh. Makikita siya noong number 4. Tutuksohin nila yung number 6. Oh, kaya ikaw ngayon, siya noon, galing na sa amin yan. Ganun yung babae. Parang walang pag-asa. Tapos galit yung mga Hudyo. Pero alam nyo, meron palang pag-asa na inaantay itong babae na ito. Kaya siya tinagpo ng Panginoon. It was not an accident. Narinig ng Panginoon yung sigaw ng pananampalataya at pag-aantay sa pag-asa nitong babaeng ito. Saan nyo makikita yon? Sa verse 25. John chapter 4, verse 25. Ito yung alas na iniingat-ingatan ng babae kahit na dumaan siya sa iba't ibang mga lalaki na puro pahirap yung naranasan niya. Kahit na yung buhay niya ay hindi mo maisip na may pag-asa, pero meron siyang pinanghahawakan. Ito yung sabi rito. Verse 25. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas na tinatawag ding Kristo. At pagdating niya, ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay. Sinabi ni Jesus sa kanya, akong nagsasalita sa iyo ngayon ang tinutukoy mo. Itong babae na to, hindi nila alam. Meron siyang alam. Ano yon? Darating ang Mesiyas. At pag dumating po yung Mesiyas na yon, siya na magtuturo sa amin ng lahat. Lahat ng bagay eh. Sabi niya dyan, ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay. Isama niyo na roon yung tungkol sa buhay ng babae na ito. Alam ko, hirap ako ngayon, pero pagdating ng Mesiyas, siya ang magpapaliwanag ng lahat. Yun lang ang inaantay ko. Yun yung pag-asa ng babae. Wala siyang pwedeng maipagmalaki, pero meron siyang pag-asa na inaantay, darating yung Mesiyas. Mga kapatid, dumating na ang Mesiyas sa atin. Nasa sa atin na ang Panginoon. Ano pa ba hinahanap natin? Bakit naghahanap pa tayo ng kaligayahan sa kung kani-kanino, kung saan-saang lugar? Naririyan na ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Nung sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, ako yung inaantay mo. Nako, nag-iba yung kaisipan ng babae. Naging evangelist. Tumakbo sa bayan, pinagpupuntahan yung mga tao. Sumisigaw siya, hali kayo! At naging daan yun ang kaligtasan sa Samaria. Tumigil ang Panginoon ng ilang araw doon, ang daming naniwala sa Panginoon. Dahil yung inaantay ng babae, dumating na. Baka naman ang inaantay ng iba, hindi ang Panginoon, kundi yung kayamanan na ibibigay ng Panginoon. Yun ang masakit, kaya minsan nalulungkot ako pagka ang pinangangaral ng mga pastor eh yung ibibigay ng Panginoon na masosolve yung problema mo, magkakaroon ka ng bahay, gusto mo talagang pagpalaing ka, sa Panginoon ka pumunta para mabili mo na yung tricycle, no? Sa Panginoon ka dahil ganito, dahil ganyan. Kaya yung mga tao lumalapit sa Panginoon ang inaantay yung material blessing, ang inaantay yung comfort, ang inaantay yung pagyaman. Hindi talaga inaantay ang Panginoong Jesus. Yun yung mga tao na pagewang-gewang. Hindi tama yung pananampalataya. Ang pananampalataya ay sa mga pagpapalang material. At hindi nakafocus doon sa kalangitan. Ang pananampalataya ay hindi sa Panginoong Jesus.
Pero yung mga tao na ang pananampalataya nila ay sa Panginoong Jesus, kompleto na sila sa Panginoon. Merong awit na maganda eh. Naku po, 5:59 na. Kahit maganda yung awit na yon, bukas ko nakakantahin. Maano tayo, Jesus, you're the center of my joy. All that's good and perfect comes from you. You're the heart of my contentment, hope for all I do. Jesus, you're the center of my joy. Panghawakan natin yung kaligtasan natin sa Panginoon. Paglaban natin yung pananampalataya natin. Paglaban natin ang Panginoon. Amen? Amen. Tapusin nga natin, basahin yung ano. Hindi, bukas na natin tapusin yung unang Pedro. Chapter 1 tayo, no? Verse 13, kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos, magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Jesucristo. Tuloy po natin bukas yan. Sa verse 14 na tayo bukas. Purihin ang Panginoon. Nais kong pasalamat sa Panginoon at ibinalik niya ako rito sa ating main church dito sa Taiwan. Salamat po sa lahat na naging bahagi ng pagmimisyon sa Dubai. Napakabuti po ng ginawa ng Panginoon doon at nakapagtalaga na tayo ng mga manggagawa roon. Babalik ako sa kanila sa April para sa anniversary, first year anniversary. Nakakaisang taon na pala. At meron pa rin po, ang susunod naman na lakad natin yung Ministers Conference sa Pilipinas. Pagkatapos po doon, ako po ay inaanyayahan sa Kuwait. At magpupunta rin ako sa Macau ngayong January. Sa February po, babalik ako sa Qatar. Doon naman ako mag-i-stay ng matagal, 2 buwan. Para naman tulungan sila roon sa pag-i-establish naman ng gawain ng Panginoon doon. Yung Dubai po, nakikita na natin na i-establish na sila sa Panginoon. Kakaroon na ng sipag sa Bible study, sa paghayo. Kakaroon na ng kagalakan yung mga kapatiran. Tuloy-tuloy na po silang lumalago. At yung Qatar naman ang kailangan nating tutukan at yung mga gawain dito. Kaya pagpalain kayong lahat ng Panginoon, maaari kayong patuloy na maging bahagi sa kanyang gawain, ano po, kung nais ninyo. Tuloy-tuloy po yan. Ang binigay na tema nga sa akin ng Panginoon para sa taong ito, sa mga gawain dito sa Taiwan ay prepare for the harvest. Prepare for the harvest. Maghanda kayo sa pag-ani. Yung mga churches dito, yung mga nangyari rito, hindi pa yan yung ano, pag-ani na ibibigay ng Panginoon. Humanda pa patapwa po tayo. Meron pa tayong aanihin na higit pa. Kaya salamat po sa Panginoon. Naririto po yung mga kasamahan ko rito, mga lalaking giniginaw. Oh, si Pastor Romel, ayan, yung nag-mission po mula sa sentro. At si Kuya Eddie. Yeah, mga nag-mission po sila rito. Pagpalain kayo ng Panginoon, see you tomorrow. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo, sa inyong kabutihan at kadakilaan. Tulungan nyo kami na sundin ang kalooban nyo sa taong ito. Sundin ang kalooban nyo, sundin ang kalooban nyo sa aming buhay. Salamat po sa lahat ng tagumpay na inyong binibigay. Kayo po ang aming tagumpay. Sa inyo lamang ang lahat ng papuri at pagdakila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tuloy po natin bukas ang pag-aaral. God bless po sa inyong lahat.